Ang mga heatwaves ng Europa, tagtuyot ang nagbabanta sa malaking panganib dulot ng climate change sa maraming bansa sa Europa. Kabilang na dyan ang Italy, Spain, Germany, Portugal, France, Netherlands at United Kingdom na dumaranas ng matinding tagtuyot ngayong tag-init. Ito ang pinakamasamang tagtuyot ng dekada sa Italia na nagpababa sa level ng tubig sa kanilang Lake Garda, ang pinakamalaking lawa sa bansa. Ito daw ang pinakamababang level na naitala sa kasaysayan resulta ng pag-init ng tubig sa mga temperatura hanggang sa kabuuang bahagi sa dagat Caribbean. Ang hilagang Italia ay hindi nakakita ng makabuluhang pag-ulan sa loob ng maraming buwan at ang pag-ulan ng niyebe sa taong ito ay bumaba sa 70% na nagpapatuyo ng mahahalagang daluyan ng tubig gaya ng Po River na dumadaloy sa buong agrikultura at industrial na sentro ng Italia. Ang tagtuyot na ito ngayong tag-init ang nagpahirap sa kanilang mga magsasaka at shippers kung saan isinusulong ng mga otoridad na higpitan ang paggamit ng tubig. Ang sunod-sunod na heatwave ngayon sa nasabing mga lugar mariing tinutukan sa riskong dala ng pagbabago ng klima sa Europa. Sinisira nito ang ekonomiya ng sakahan o agrikultura, nagdudulot ng mga wildfire at nagbabanta sa aquatic species na dinaranas ngayon ng mga tao halos kalahati ng kontinente ng Europa. Ika nga, water is life, save Mother Nature. Ano naman kaya ang gagawing hakbang ng mga gobyerno nila para sa lumala? Take 2. Ika nga, water is life, save Mother Earth. Ano naman kaya ang gagawing hakbang ng mga gobyerno nila para hindi lumala ang sitwasyon? Yan ang ating aabangan, mga ka-Churchill. We'll just hope and pray na magiging maayos din ang krisis na ito sa madaling panahon. Ikaw, ka-Churchill, ano sa tingin mo ang masasabi mo sa videong ito? I-comment down below na yan, mga ka-Churchill. See ya! Adios!